Taurus, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for June 26 to July 2, 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. Ayan. And also, if you are interested in private readings, open na po ang ating July calendar. So, yung June kasi, siya, fully booked na. Dahil sa ating, maraming nag-avail ng 50% discount. So, ngayon namang July, meron rin tayong promo pero para to sa mga repeating clients or returning clients. So, kung nakapagpa-book or nakapagpa-read na kayo sa akin before, kahit isang beses pa lang since 2021, kapag kayo ay nag-book for a private reading ngayong July, meron niyang 25% discount on all services. So, you can check my website, mrqueenph.com para sa mga services na ino-offer. Ayan. And also, pa-follow, like na rin ang ating Facebook page, Instagram, at ng TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Okay, Taurus, let's see what's coming to you. Ngayong June 26 to July 2, 2023. Fourth house, which is about your home. So, maaring ngayong week na to, ang focus nyo ang peace and harmony, no? Ng inyong bahay, ng inyong home life. Yan. Fourth house is also related to your parents. So, maaring meron kayong aasikasuhin related sa parents ninyo. Okay? You also have Virgo, digest. So, this is organizing things, no? So, maaring ngayong week na to, may i-organize kayo sa bahay. Pwedeng decluttering, general cleaning, ganyan. And also, third house, communication. Third house is also about your extended family mo, siblings. So, maaring meron kayong mga pag-uusapan, no, na pamilya. Related rin sa kapatid mo, kung meron kang kapatid. Some of you are also going to be more creative pagdating sa pagsusulat, sa social media, communications, no? If you are, kung yan yung iyong field or yan yung trabaho mo, yung career mo. Let's see what else, Taurus. What is your overall energy for this week? Taurus. King of Pentacles. Oh, very Taurus energy to. This is financial stability, financial gains. Maaring you are focused on developing your finances or pag-increase ng income din to. Ayan, may mga grapes dito. Pag nakita ko ng grapes, it symbolizes abundance. Ayan, bountiful energy. Bountiful. Ayan, let's see. Pagdating naman sa challenge, ano naman yung challenge ng mga Taurus for this week? Ten of Wands. Baka masyado kayong mapapagod, no? Ngayong week na to, marami kayong kailangang ayusin, asikasuhin, maraming responsibilities, no? Mga obligation. So, ano naman, kaya nyo naman siya, no? Hindi lang siya ganun kakomportable, pero kaya nyong i-handle. So, kailangan lang i-manage nyo ng maayos ang inyong oras, yung panahon, yung resources nyo para, maasikaso nyo lahat. Ano naman yung opportunities for you? You have the Ten of Swords. Meron ditong matatapos na stressful situation para sa inyo. Yung mga iniisip nyo, yung mga ino-overthink nyo ng mga nakaraan. Ayan. May opportunity dyan na matapos na yan. Whatever is stressing you out. Okay, what is the blessing for Taurus? What is the blessing? You have the Seven of Wands. This is protection. This is also about safety. So, ang blessing sa inyo is you will be protected. Maaring meron ka mga ipaglalaban dito, no? Ipaglalaban mo yung karapatan mo, ipaglalaban mo yung
kung ano yung dapat para sa'yo. Yan, yung dinideserve mo. So, let's clarify your cards. Ano ba tong King of Pentacles na to? What is the King of Pentacles? The Two of Cups. Mm-hmm. So, pwede tong merong agreement with someone. Pagdating sa pera, pwedeng merong business partnership. Or pwede rin tong conjugal property, no? Pwede yung iba sa inyo, mag-asawa kayo, magkakaroon kayo ng joint account, bank account, ganyan. Or meron kayong mga business ideas na pagsasamahan ng inyong special someone. This can also mean, pwedeng romantic relationship to or isang tao na mahalaga sa inyo, malapit sa puso nyo, like your parents, your siblings. What is the Ten of Wands? Knight of Wands. Ooh, okay. So, I think, no, yung challenge ninyo is maraming responsibilities, yes, pero kaya nyong gawin agad. Lalo na kung paplanuhin yung maigi yung oras at panahon nyo. Kasi ganun naman eh. Halimbawa, marami kang hugasin. Alam mo na marami kang hugasin, pero hindi ka naguhugas. So, syempre, magpa-pile up na magpa-pile up yan. Pero kung magiging maagap ka sa mga responsibilities mo, di ba? Halimbawa, kumain na lahat. So, ikaw nakatawa ka maghugas. Hindi maghugas ka na, hindi mo nahihintay ng susunod pang kainan. Eh di hindi tatambak yung hugasin, no? So I think you're going to be more responsible sa iyong mga obligasyon. So the more responsible you are, the more na maagap ka, no? The more na magiging madali sa iyo na tugunan yung mga obligasyon mo. So what is the Ten of Swords? The Emperor. Okay. So this is, you have an opportunity to train yourself. Parang ano to eh, didisiplinahin mo yung sarili mo. Kasi alam mo na ayaw mo nang ma-stress ulit. Maari kasi yung iba sa inyo nagkaroon ng medyo kapabayaan sa iba't ibang bagay, no? Lalo na sa mga pagpaplano, no? Halimbawa, yung tipong bahala na si Batman, ganun. Tapos it turned out na yung ganung mindset mo na bahala na si Batman, nagbigay sa iyo ng sakit ng ulo kasi hindi mo nabigyan ng maayos na management yung bagay na hindi mo plinano. So, ang opportunity sa'yo ngayon is to learn from your past mistakes and be more disciplined, be more structured the next time. Okay? Na magkakaroon ka ng parehong gawain. So, pagdating naman sa iyong blessing, which is the Seven of Wands, you have the Sun. Wow. So, I'm sensing really protection to. Protection from harm. And the Sun is also light, no? Liwanag, energy. So, you have all the energy that you need para maipagtanggol yung sarili mo, para maproteksyonan yung sarili mo, maproteksyonan yung resources mo, kung ano yung mga bagay na importante sa'yo. Okay? This can be your relationship, your finances. With the Sun card here, this is the energy ng Leo. So, this is confidence. This is structure. And also happiness, no? So, yung iba sa inyo, masaya kayo na maayos lahat yung, kumbaga parang na-prepare nyo lahat, no? Yan yung isa sa nagbibigay sa inyo ng sense of satisfaction, no? Nakalmado ka kapag lahat ay nasa tamang ayos, kumbaga. Lalo na pag napagplanuhan mo. So, ang blessing sa'yo, kahit na nagkaroon ka ng yung tipong parang naging out of control lang isang bagay sa'yo for quite some time, makakabawi ka pa rin doon, no? Kasi ngayon, alam mo na kung paano ayusin, alam mo na kung paano i-control yung situation. This can be yung mga naging actions mo sa career mo, sa relationship mo, sa finances mo. So, ngayon, you know better. So, let's see, ano pa? Break the chain. Ancestral patterns, healing, rewriting the future. So, ayan. Nagkaroon ka na ng awareness of yung mga generational mistakes or patterns sa buhay nyo, sa family ninyo. And now, you know ano yung dapat mong, parang ano, yung iba sa inyo kayo yung magbe-break ng generational patterns or generational trauma or generational karma.
Okay, let's see what else. You also have priestess. How are you being called to step up and lead? So, maaring merong leadership role na nag-open for you this week. This can mean ano rin to, no? Related sa spirituality. So, some of you here are born to be spiritual leaders, spiritual advisors, spiritual teacher, energy healer, no? Celebration, meron kayong isa-celebrate this week. Get ready and let your hair down and celebrate. Oh, kailangan daw, it's time for you to play rin. Oo. And have fun. So, baka lalabas kayo ng person mo. Oo, or with your family, you will go out, pupunta kayo sa mga amusement park just to enjoy. Diba? Come together. Yung iba sa inyo, merong reunion. Reunion with your family. Kaya nga may fourth house dito. And also with your siblings. Ito yung tipong yung mga matatagal mo na hindi nakikita na kapatid, kamag-anak, magsasama-sama to celebrate something. So, pwedeng merong ikakasal dyan or merong importanteng event sa family na kung saan magsasama-sama yung family ninyo. Mm-mm. Dahil invited sila. Okay. So, meron din ditong learner. Meron daw kayong kailangang matutunan or pag-aaralan this week na kung saan magdadagdag ng inyong credentials, no? Yung new skill na to, yung new knowledge na to, this will also open new opportunities for you to grow your finances. Mm-mm. So, yung love naman, let's see. Okay, tumalon. Financial. So, yung iba sa inyo, maaring merong mga financial issues related to your relationship. So, pwedeng meron kang mahal sa buhay or partner ngayon na nagkakaproblema sa kanyang finances. So, that's why you are here to give help, no? To show some help and support. Kaya nga yung iba sa inyo, meron talaga kayong mga responsibilities na kailangan nyong panagutan, no? Para makatulong rin kayo sa iba. Oo. So, let's see what else. Trust your faith. Dive into the unfolding journey. What is your faith asking of you? Yung iba sa inyo, Taurus, meron kayong mission dito sa mundo, no? Lalo na sa mga nasa spiritual community. You are here to help ascend earth, ascend humankind. Ayan. So, what is your faith asking you to do? Maaring yung iba sa inyo nare-realize na you are meant to help other people through your abilities, no? Lalo na kung meron kang spiritual abilities to heal people, to help people, ganyan. Okay? So, that is your reading, Taurus. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Taurus. See you again.